programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang Magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kami ng Pangarap at welcome back sa aking channel. At ang kaganapan nga ngayon sa Abot Kami ng Pangarap, ito nga si Don Pepe nga ay nakita na nga ang resulta nitong DNA test nitong si Annalyn at nagpasalamat sa Diyos dahil nga tunay niya talagang apo itong si Annalyn. Samantala itong si Don Pepe nga ay excited din siya na buksan pero kinakabahan talaga siya kung ano magiging resulta nitong DNA test nitong si Zoe. At ito nga si Don Pepe ay nagulat nga dahil nga hindi niya kamatch itong si Zoe. Hindi niya talaga kadugo at hindi din anak nitong si Dr. RG Tanyag itong si Zoe dahil nga hindi nagmatch ang kanilang blood type. At ito namang si Lynette nga at saka itong si Carlos Benitez ay masaya nga silang nag-sasama at sabi pa nga nitong si Diyosa na dapat daw magsama silang masayang pamilya itong si Lynette at itong si Dr. Carlos Benitez. At sabi nga nitong si Carlos dito kay Lynette na kailangan nilang magkaroon ng anak at magkaroon ng sariling pamilya para unti-unting makalimutan na nitong si Lynette itong si Annalyn at hindi at para magkaroon na nga sila ng sarili nilang anak at pamilya. At ito nga si Lynette ay wala na nga magawa. Samantala itong si Don Pepe nga ay tinatawagan niya itong si RG ngunit hindi niya ito makontak dahil nga ayaw sagutin nitong si RG Tanyag ang kanyang tawag at nakalimutan daw nitong si RG Tanyag ang kanyang cellphone dahil nga may pinuntahan itong si Giselle at itong si RG Tanyag sa Apex. Samantala itong si Don Pepe nga ay tinawagan nga itong si Annalyn at sinabi nga nitong si Annalyn na naiwan niya ang jacket itong si Don Pepe. Ngunit sabi itong si Don Pepe ay po magkita na lamang sila sa Apex at dahil may sasabihin din importante itong si Don Pepe dito kay Annalyn. At ito nga si Annalyn nga ay nagtatangka nga siya bakit nagmamadali ang kanyang lolo na pumunta ng Apex at kung ano ba talaga ang rason at dahilan nito kung bakit nagmamadali nga siyang pumunta ng Apex. Ang hindi alam ni Annalyn ay talagang masaya yung kanyang lolo. Samantala itong si Lolo Pepe nga papunta nga ng Apex ay nakasalubong niya nga itong si Zoe. At sabi nga nitong si Zoe kung saan daw pupunta itong matanda. Ngunit itong si Don Pepe ay sabi niya kay Zoe ay wala siyang pakialam at may importante siyang pupuntahan at pupuntahan niya nga itong si Obeng, si Dr. RG Tanyag sa Apex dahil may importante siyang ibibigay dito at kakausapin niya na rin itong si Obeng dahil nga sa nalaman niyang katotohanan. At itong nga si Don Obeng ay nahulog niya nga ang kanyang daladalang DNA test na papel at ito nga napulot nga nitong si Zoe ay at binuksan nga ito ni Zoe at nakita niya nga doon na DNA test yon. At itong si Zoe nga sabi nga ni Zoe ay nagtaka siya kung kanino ba at sino ba ang pina-DNA test nitong matandang to. At sabi nga nitong si Zoe ay bakit kailangan magpa-DNA test itong si Don Pepe? At ito ang pinagtataka niya Zoe nga dahil nga kinabahan nga siya dahil nga talagang hindi talaga magka-match ang dugo dahil nga 0000% nga yon. At sabi nga nitong si Zoe dito sa matandang lalaki na si Don Pepe na sino ba ang pina-DNA test niya at kailangan niyang pumunta ng street sa at nagmamadali para kausapin itong si Dr. RG Tanyag. At itong si Don Pepe nga ay nagulat nga siya at hindi niya alam kung anong sasabihin niya dahil nga talagang alam niya na nga ang totoo na hindi niya talaga tunay na apo at di rin tunay na anak nitong si Dr. RG Tanyag itong si Zoe. At ito po guys ang pakaabangan natin sa susunod na kabanata kung magkakaalaman na ba talaga at malalaman na ba talaga nitong si Giselle at nitong si RG Tanyag na hindi niya talaga kadugo at hindi niya talaga tunay na anak itong si Zoe. So maraming salamat po sa pagtutok at panonood ng aking mga video. Ingat po tayong lahat. God bless us all po. Thank you. Bye-bye.